Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Sama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga pinagkakautangan ng loob. Isama din po natin ang misa pasalamat para sa kaarawan ni Johnny Garcia, para sa espesyal na intensyon ni JB Obliada at ng kanyang pamilya, nina Michi Elbo, Rebecca Siriaco, Judy Vergara at Belen Perez. At gayon din alalahanin po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang kaluluwa ni Marshall Vermudo, ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yaong mga walang nakakaalala. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, amin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa amin na buhay talaga, kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, masidhi ang pagniniis ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan ni roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat nasubasob siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus ang iyong inuusig." Tugon sa kanya, "Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita.
kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita, ni hindi kumain, ni iminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyong Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtunong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kaniyang pumasok sa kiniroroon na niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat na tumatawag sa inyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya. Pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan ng ika'y papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasakasama ng mga alagad sa Damasco, pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Poon, dapat na purihin na lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na upol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang sino mang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain,
at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain iyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Biyernes sa ikatatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ng tao ay tinatawag na cannibalism. Ito ang pagkakaunawa ng mga Hudyo nang sabihin ng ating Panginoong Jesus na tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Mali ang pagkakaunawa ng mga Hudyo dahil ang tinutukoy at binibigyang pansin ng ating Panginoon ay ang banal na Eukaristiya. Ang sinumang tatanggap ng banal na komunyon ay magiging kaisa niya. We become closely united with Him dahil mananahan sa atin ang ating Panginoon. At ang bawat tatanggap ng kanyang katawan at dugo ay pagkakalooban niya ng kaligtasan. Sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesus, tanggapin ninyo ako sa banal na komunyon. Kaya nga, may mga kapatid tayo na nakikiisa sa live streaming ng Banal na Misa. Magandang makiisa sa Banal na Misa kahit online. Pero hindi lamang tayo inaanyayahan ng Panginoon na makiisa. Jesus is not just inviting us to participate actively during the celebration of the Holy Mass, but Jesus is inviting each one of us to receive Him. Hindi lamang makiisa, kundi tanggapin siya. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon, tanggapin ninyo ako sapagkat ang kalob ko ay buhay. Tanggapin ninyo ako sapagkat ang dulot ko ay kaligtasan. Mga kapatid, without God, we cannot live at all. Without God, we are nothing. Kaya nga, magpasalamat tayo sa biyaya ng Banal na Eukaristiya na patuloy na nagpapalakas sa atin. Magpasalamat tayo sa biyaya ng Banal na Eukaristiya na nagbibigay ng buhay sa ating buhay. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na
biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo ay nananalig nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit at papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan purihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Pag-asa't pananalig
at pag-ibig. Panginoon, kami iyong palakasin. Isubo mo po ang iyong Espiritu at kami ay muli mong likhain. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mo mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng palitan, kailangan ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kami nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang banal na bagay. Hindi po ito mula sa Pambansang Dambana at kailanman hindi tayo maaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po na isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay magpitayong pinalalahanan sa ating panawagang Clay Go, Clean As You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamitin ang ating main arch entrance. Tayo ay may malaking pre-parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program
upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayo makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga estasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Misa ay sa ganap ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, halina't manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo na tinghari at manulugod.